Hi guys, magandang araw. Meron na naman ako ituturo sa inyo guys. So may tanggap ako ngayon guys na ASOS na full shortage. So papakita ko sa inyo guys kung paano hanapin ang mga ganito guys. Yan guys oh. So hindi ko na napakita kanina kung ano yung pagkabaklas niya. Ito guys oh. Tingnan nyo guys, ito yung madalas na full shortage pag nakababad yung wifi data. So yan guys, ang madalas na nasisira yung diode. So ang gagawin natin sa diode guys, yung ganyan, i-remove lang natin, wala tayong ibang papalitan. So tatanggalin lang natin. Dalawa pala yung tanggap ko ngayon guys, dalawa yung papakita ko sa inyo. Yung isa naman guys, Samsung Note 10 Plus na hindi nagcha-charge, nabasa ng tubig. So ito naman guys, full shortage, isang customer lang. So ang una ko papakita sa inyo guys, itong full shortage. So karaniwan na nangyayari guys pag na overheat sa na overuse sa ano, overuse sa wifi data. Ay sa data. So kadalasan guys, pag umiinit ito yung nasisirang diode. So i-remove lang natin guys para bumalik sa normal. Ang nangyayari kasi guys pag nagkaroon ng full shortage na ganyan, automatic patay yung cellphone. So itatry natin ngayon guys kung gumagana pa yung kung magpapower yung ano unit. Kung effective ba yung ginawa natin na i-remove lang yung diode. So karaniwan kasi guys sa mga tanggap ko dito guys, pag mga ganito guys, pag mga ganun lang diode kaliit guys, pwede hindi mo na palitan ng ibang piyasa, pwede na huwag ka na magbalik, tatanggalin mo lang siya, okay na yon, wala na problema. Kahit sa mga iPhone guys, ganun yung ginagawa ko. So magre-remove lang tayo ng piyasa, babalik na sa normal, hindi na tayo magpapalit. So ganun yung karaniwan na ginagamit ko dito. So ito guys, assemble muna natin. So dalawa ito guys, mamaya isusunod ko yung Samsung Note 10 Plus na ayaw mag-charge. So papakita ko rin sa inyo guys kung ano lang yung mga pinapalitan pag mga hindi nagcha-charge, nag-overheat charging. Ganon lang siya guys. So ito naman, patay ito guys, patay siya. So bubuhayin natin, tinanggal ko na yung diode na shorted. So kung meron kayong ano guys, magandang short killer pang test ng mga shortage, short killer at saka aerosol coolant. Yung ini-spray ko kanina guys is aerosol coolant. Yun yung ginagamit ko guys para madali siya matrace yung mga full shorted. Ganun lang yung ginagamit ko. So simple lang gumawa ng mga full shorted. So kagandahan sa mga full shorted guys, hindi na tayo mga bihirang-bihira tayo magpapalit ng mga ano, mga piyesa. Kadalasan guys, ano lang, binubunot lang natin yung mga diode, dire-disable lang siya para matanggal na yung grounded niya. So ganun lang siya ka-basic na basic. So balik na natin yung tornilyo nito guys para makita natin kung nagcha-charge talaga siya. So pag nag-charge to guys, ibig sabihin effective yung ginawa natin na pagbunot ng diode. So simple, ayun nag-charge na guys. Ayun, simple lang siya. Ganun lang kadali. So I hope na may bago na naman kayong natutunan. So isusunod natin guys, check lang natin konti, tapos mamaya susunod ko na yung isang unit naman na tanggap natin. So isang customer lang to guys, puro patay lahat ang cellphone niya. So ito patay dahil ang sabi gamit lang daw, pero babad yung data niya. Sa data kasi guys ang problema dahil umiinit, di katulad ng wifi, hindi umiinit pag wifi ang gamit mo. So pag ano, data lang gamit mo, talagang malakas kumain ang battery, tapos malakas mag-overheat. So ito guys, so gumagana na. So basic na basic lang siya guys kung paano gumawa ng mga full shorted. So kailangan dito guys, may ano kayo, may short killer. So ito naman yung isa guys na ilalagay natin. Ito naman hindi nagcha-charge. So sisilipin natin mamaya yung charging port kung okay ba siya, kung basa ba o sira na talaga. So karamihan kasi dito guys sa mga Samsung Note 10 Plus, ang ginagawa ko dito guys, pag hindi nagkakarga, sinisilip ko yung charging port kasi kadalasan talaga guys nasisira yung charging port. Yung charging IC nito napakatibay, hindi basta-basta nasisira. Ang kagandang ano, mangyari na lagi nasisira talaga guys yung charging port na ano niya, isang buo pinapalitan yun guys, hindi na pwede i-repair kasi pag ni-repair mo guys, medyo mahirap siya ano, mahirap siya palitan ng charging pin. So isang buo ang ilalagay natin para mas madali. So initin muna natin guys ha, para mas madali siya mabaklas.
So ingat kayo guys pag nagbaklas kayo nitong likod kasi medyo madaling mabasag. So ang gagamitan nyo ng hot air at saka yung konting basahin nyo lang yung ano nyo, yung plastic na ginagamit na pang sundot, basahin nyo lang konti ng alcohol para konting-konti lang para madali mo may pasok. So ganun lang siya kasimple. So ito guys, baklasin muna natin. Basic na basic lang din guys magpalit ng mga ganito guys, mga Samsung na mga latest model ngayon. So isang buong ano lang pinapalitan, hindi katulad dati na ang pinapalitan ay charging pin. Ito buo na, isang buo na pinapalitan dito. So yan guys, sariwan sariwa tayo palang nakapagbukas. Ayan, so yung baba ang babaklasin natin. Dito tayo magpo-focus muna sa charging port kasi nabasa po siya, hindi siya bigla lang daw siya namatay, sabi ng may-ari. So nung tinest ko sa charger ko, hindi gumagana. So try natin dito kung ito lang ang sira, kasi kadalasan ang nangyayari dito guys, ang charging port ang pinaka-open niya sa open circuit kasi guys, once na nabasa yan, automatic nagsushort yan. Minsan nasusunog yung ilalim, kaya madalas nangyayaring ganun. Pero ang style ko dito guys, hindi ako nagre-repair, pinapalitan ko ng bago para 100% talaga siya na walang balik, walang ano, walang supply. So basic na basic lang to guys. Tatanggalin mo lang yung dalawang flex dito, pwede mo na baklasin yung ito lang guys, oh, flex niya at saka yung flex sa mic at saka sa ano, tatlong tornilyo lang guys, ayos na. So papalitan na natin ang bagong charging port. Ganun lang siya kadali guys. So simple lang sa mga naka Samsung dyan, madali lang gawin. Kung sino mga ano dyan guys, ito guys, ilipin natin sa microscope. So para makita natin kung sira talaga. Ayun guys, may kulay green. So ibig sabihin positive, negative, nagdikit na yan guys. Pag ganyan guys, sira na yan pag ganyan. So hindi na tayo pwede mag-repair. Kasi kahit i-repair natin ito, pabalik-balik lang. Mas maganda papalitan natin ng bago. So lagyan natin ng bago. Ito yung bago guys. So para wala nang error. So tingnan natin kung magkakarga kasi patay itong cellphone niya. So kadalasan kasi dito guys sa mga ganitong unit, kadalasan charging port kasi ang charging nito guys, dikit yung positive negative. So madali siyang magkaroon ng problema. So saksakan natin ang charger para malaman natin to kung gagana ba siya. Saksakan natin ang symbol. So ito guys, 1.6 normal siya guys. So ibig sabihin charging port lang talaga. Ayun, nag-charge na. So kanina patay siya, ngayon nag-charge na. So ganun lang sa kasimple guys. Yung ganitong mga sira guys, napakadali lang. So basic na basic lang. I hope na may bago na naman kayo natutunan sa mga technique na ginagawa natin. So mga basta mga shorted, sandali lang yung gawin guys, basta may mga gamit tayo. So sa mga kapwa ko technician, sa mga nag-aaral pa lang, I hope may bago na naman kayo natutunan. Ngayon kung may mga tanong kayo guys, kung ano yung mga panglinis na ginagamit ko, pwede kayo mag-comment para sagutin ko. O ibibigay ko yung mga sekreto na mga ginagamit natin para madali inyong mapakinabangan at saka para madali nyo rin magawa yung mga tanggap nyo. So ganun lang siya kasimple guys. So I hope kung bago ka sa channel ko, makapag-subscribe ka para ma-update ka sa mga bago kong upload. So thank you guys. Yan na, bago ng charging port na natin. So kakabit na lang natin, tapos bibigay na natin sa customer para solve na siya. Ganun lang siya kadali guys, hindi katulad ng ibang mga lumang cellphone dati na isang pin ang bubunutin mo. Ito kasi mga bago ngayon guys, kahit yung mga Realme, mga MI, mga Poco, isang salpakan lang, isang buong ano lang, buong port lang ang pinapalitan. Hindi na uso ngayon yung pin kasi pag pin kasi medyo mabagal, matagal, lalo pag hindi marunong yung gumawa, mahirapan ka pa. Ito kasi salpak-salpak lang. So ganun lang siya kasimple guys. So ayan, charge muna natin konti, tapos dikitan na natin guys, bigay na natin sa customer. Ganun lang siya kasimple guys. Kung makikita mo, sundan mo lang kung paano mga ginagawa, gamitan mo na magagandang gamit, yun ang pinaka-importante.
wala na tayong ibang paligoy-ligoy. Basta kung ano yung sira, yun lang ang palitan, tapos na kagad yun, guys. Ganun lang, kabasic na basic lang gumawa ng cellphone, guys. So, ayan. Tapos, tipa na natin, bigay na natin sa customer. Ayan, oh, mabilis. Ayos na, guys. So, tape na lang to. Bigay na natin sa customer. Ganun lang sa kasimple, guys. Ganun lang kadali gumawa ng cellphone. So, kahit sino, guys, kayang gumawa. Basta, ano, guys, aralin nyo lang, aralin para sandali lang magawa. Saka, kung ano, guys, bili kayo ng gamit. Pinaka-importante sa atin yung mga technician, may mga gamit. Pag wala tayong gamit, hindi rin natin magagawa. Yan ang pinakamahirap. Kailangan kompleto. Aral, hanggang matuto, guys. Ganun lang pinakamaganda. Kasi yung kaalaman mo, guys, sa iyo lang talaga yan. Hindi na mapunta sa iba. So, I hope na may natutunan naman kayo. Salamat, guys.